Good morning. Na ang lahat. Good morning. Good morning. May ginawa yung batang yun. Sinira cellphone ni Daddy. Oh, si Sedi. Hi, Be. Good morning. Oo, good morning po. Sabihin mo, na-miss ko po kayo. Ay, sabihin mo, na-miss ko po kayo. Kakagigil. Oh, say hi, Nara. Ay, Sedi pala, Sedi. Ano yun? Ay! So, nandito tayo sa bathroom. Makeover ko to for exactly parang mga 3 months ago, January yun. Before itong mag-all white, malingaw ako. Before itong mag-all white, na vlog ko rin to last year naman, naka all black to. So, syempre, parang nagsawa na ako. Tapos, yung binlag ko rin yung effect ng parang, syempre, yung paggamit na ganun yung effect kasi all black, di ba, yung wallpaper. Lalagay ko yung mga link below sa description para makita niyo yung progress. So, vinlog ko to ulit just to update kasi marami pa rin nagme-message na, Miss Roma, okay ba talaga yung wallpaper sa bathroom? Ganyan. Okay po. Ang difference lang ng ginamit ko ngayon ay, ito kasi ay yung 3D na bricks foam na wallpaper. Usually, ito ang nilalagay sa indoor, kumbaga yung hindi nababasa. First time ko lang din gamitin to sa bathroom kasi meron kami bricks sa dining, which is okay naman at madikit siya. So, nung dito ko na kinabit sa bathroom, hindi ko na tinanggal yung dating wallpaper na black kasi hassle pa yun. Although, tinanggal ko yung mga medyo nakaangat na kasi yung foam nagsasabi na, di ba, angat, ganyan-ganyan. Kung maglalagay po kayo dito sa side ng bathroom na to, sa shower area, expect na in time magkakaroon at magkakaroon ng angat, especially sa baba, sa bandang baba, which is yung malapit sa sahig talaga. Kasi syempre, yun yung nabababala ng tubig, yun yung lagi nababasa, diba? And for me, kahit na ganun, worth it naman kasi magkano lang ang wallpaper. Ang gagawin nyo na lang, ang tip ko, laki, kung sinasabi, bibili kayo ng extra wallpaper, extra roll, para if ever ma-out of stock yung same wallpaper na binili nyo, hindi kayo mahihirapan maghanap ng pareho. Kung baga hindi yung pagpinalitan nyo, iba na yung ipapalit. Ganun kasing ginawa ko, ang dami kong extra wallpaper. Kahit itong wallpaper na to, may extra pa ako sa taas. Para kasi alam ko, in time, may angat at may angat. So after 3 months, dito sa part na to, tuturuan ko kayo ulit. Ayan, diba? So, makikita nyo, dito sa part na to, okay na okay naman. Yan yung mga floss na maliliit na floss na pwede na tolerable naman yung mga ganyan. Sa part na to, okay pa lahat. Ang naging problem ko dito sa part na to ay itong sa may pinto area. Ginanito ko kasi to. Ayan, oh, ginanyan ko yan. Madikit naman. But dito sa part na to sa baba, nagkaroon siya yung pagdikit ko na ganito na tadaanan ng pinto. So, natanggal. So, gagawin ko na lang, lalagyan ko na lang ulit yan dito sa side na to para all white. So, ayan yung unang naging problem ko. But, depende na rin sa design kasi ng bathroom yan. So, dito makikita nyo naman napaka, flawless pa rin. Wala kasi syempre, hindi naman to nababasa talaga lagi. Hi. So, dito naman, ganun pa din. Okay pa rin naman. Ayan, okay pa rin lahat. So, dito sa area na to, dito yung shower area, may mga lukot-lukot, makikita nyo. Yung lukot na to, iyan yung nung naglalagay ako. Kasi syempre parang naghihilaan sila minsan. Okay pa din, dito tayo sa shower area. Okay pa din naman. Pero, dito sa part na to, eto'y lagi ito nababasa. Mga ganyan-ganyan na angat lang. Ayan, nakikita niya yan. Ayan, basa pa nga yung ilalim. Kasi yung baby namin, ang ginagawa, nagaganan pag naliligo. So, hindi may iwasan. Pero, hindi pa rin naman siya natatanggal, actually. Pwede nyo nga ito lagyan ng dikit sa ilalim, double-sided tape. Ayan, pwede nyo siya lagyan ng double-sided tape or rugby sa ilalim para hindi na kayo mag-aksaya ng another pa, hindi na kayo magpalit. Yun ang masasabi ko. Eto, sa Aaron to, ayun, maganyan-ganyan. Pero pag binalik mo, didikit pa rin naman. Yan. Tapos, dito sa baba, eto na, may natanggal ngayon lang kasi naglinis ng CR kanina. Eto, matagal lang. Kasi eto yung gripo eh. Ayan o. So, madaling-madali lang siya na matatanggal. Ayan o, tanggal na siya. Pero, maliit na portion lang to. Pwede naman ako, may pamalit naman ako. Or pwede patuyuin nyo, tas yun nga, idikit nyo ng double-sided tape or rugby. So, pwede siya magpanggap muna dyan na ganyan.
Yan, yan, diba? Ayan, kasi ito yung laging na, ano eh. Ito yung lagi nababasa. Tapos ito yung, ito na yung timba namin. Ayan, yung mga ganyan-ganyan itim-itim na yun, pinareground na namin yan dati. Hindi pa rin matanggal. So, ang ginawa ko na, nag-order ako sa Shopee ng yung mat para anti-slip din, para matakpan na lang. Kasi, nakakapagod, nagpareground na kami. Ganyan ulit yung kinalabasan. Ito ang aming bagong timba na, ano to eh, laundry basket to from All Home, pero ginawa kong timba para kakaiba ganyan. So, yun ang mga issue-issue. Tapos, pag pinapalinis ko to, basang-basahan, nagaganon eh. Pero minsan binabrush din kasi di ba may mga molds yan. Mga ganon-ganon. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo ulit. O, diba? Tamang mga pang-decor lang, tamang plants. Etong, baka may magtanong, okay po ba ang Boston fern sa bathroom? Nako, kung masipag po kayo maglabas-pasok, okay lang. Okay yung fern. Kakalagay ko lang nito actually dito. Kasi nagandahan lang din ako. Pero paiba-iba. Pero itong photos, talagang dyan na yan. Hindi yan nawawala dyan. So, ayan. Diba? Tapos, ito. Itong ano na to, shower curtain na bilhin namin sa SM Home. Ang tagal lang to. Siguro 3 years ago na yan. Kahit bumila ko ng iba, yan pa rin yung binabalik-balik ko kasi napaka-elegant niya tingnan. Ayan. O, diba? Ang mahirap lang yung pag may mga gani-ganito. Ayan o, yung mga ika-cut. Hindi kasi ito madaling makat eh. Kailangan siguro napakatalim ng cutter mo. Ayan o, kaya may mga tagpi-tagpi ako. Tapos minsan makikita yung hindi papantay. Pero pag overall tingnan mo na, hindi naman na siya masama tingnan. Ayan, ayan o. Tapos doon, nahirapan ako doon sa banda doon. Pero carry lang, hindi naman niya nakikita. Kasi sakto nang bago, nung nilagay ko to, tsaka pinalitan to, bago kasi itong door na to. Kaya nagkaganyan-ganyan dyan. Ayan. So, ayun guys, ang quick update natin sa bathroom sa mga nagdududa pa dyan at nag-aalala kung gagastos ba sila sa wallpaper. Napakasulit po. Huwag kayong mag-ano. Kung pwede naman maglagay. Eto sa ayun, yung bathroom, ano namin, brick foam namin sa dining. Ang tagal na yan, ang ganda o. Diba? Pareho lang sila ng klase, pero mas makapal yung thickness nung nasa bathroom. Kaya parang mas kita mo yung details niya. Di ba, Shady? Di ba, Shady? Nakagigil naman to. Ayan na aking grandmother photos. Enjoy. Nagay ko dito. Tapos yan si Glorious. Ayan, nakalagay dyan. And happy birthday po pala kay Christopher Alhar. Nag-message siya sa akin sa Instagram na papagreet siya. Happy birthday advance kasi April 19 pa yung birthday niya sa Monday. So in advance ko na pa, hindi ko rin makalimutan. Dear, thank you so much for always watching and may you have more birthdays to come and God bless! So, ayun, padating ng mga yuca ko later. Update naman tayo sa plant. Padating na yung mga yuca ko later. Hindi ko pa sure kung ipapatake all. Ang dami nag-message dun sa Kalatea Lutea ko kung ibibenta. Ha? Hindi ko pa sure kasi yung yuca na darating sa akin, hindi yun yung pinareserve ko yung isa. Isang one head, tas isang three heads yun. Tas hindi na available yung three heads. Two heads na lang yung isa. So, titingnan ko later. And bukas, darating na lang yung bago kong shelf from Pat Arak. So, aalisin na namin tong shelf na to. At papalitan ko noon. At sinasabi ko na nga ba, dapat sinagad-sagad ko na ito doon. Ay, mukhang iusog na naman namin. Kasi andito po yung araw. Ayan, makikita niya. Pero effective naman si Parasol. At si Aling Jinky ay... Ay, nako, dito ko naisis kay Aling Jinky kung saan ko siya ilalagay. Kasi buti na lang tumangkad na siya. Tapos tinali-tali ko na lang. Ayan, para lang hindi siya masyadong nakaganon. Tapos ito si Begonia, kung malapit na ako mag... ano na to, mag-propagate. Although, nakailang propagate na ako dyan. Sobrang taas niya na kasi. Yun, ating mga update sa buhay. So, yun guys, thank you so much for watching. Mabilisan lang sobrang, sorry, sobrang busy ko talaga sa accessories ngayon. Marami akong deadline, marami akong due dates. Tapos, medyo na feeling well pa ako. Sinisipon ako ngayon. Marami pag may sipon ka kasi para kang nilalag na feeling. So, yun guys, thank you so much for watching and don't forget to subscribe. God bless.